This last week has been filled with some very joyous occasions. So we started the week by going to Ilocos. Siyempre, sinamahan natin ating mga kandidato nung nakarang halalan sa kanilang inauguration. And of course, it was a point of great pride for me to see my nephew inaugurated as governor. The greatest win of Team Marcos in the last election was my sister, former governor and now senator, Amy. We attended the oath-taking. This is a new feature. Wala kaming ganyan nung senador kami. Yung lahat ng membro ng HNT ay sumumpa kay Presidente sa palasyo. Pumunta kami lahat, pati mother ko. Yung mother ko, first time yata niya nakapunta sa palasyo for a very long time. Kaya ikot siya ng ikot, tinitignan niya kung anong nangyari na. Lahat yan, siyang gumawa. It was very interesting for us to watch her going around the palace after so many years. Gulat yung mga security guard kung ano-ano yung mga binubuksan kong pintuan. Hindi nila alam may ganun eh. Kung sir ako pumapasok, sabi ko, sir, alam nyo pala yan. Meron palang ganyan. Oo, ito yan eh. May ganun dati. Para sa ano? Oo, kaming gumawa kasi niya. For all of us, for my mother, Amy, Irene, and I, it was a very interesting experience to be back in the palace. Of course, it brought back all kinds of memories. All kinds of memories. That was something. And again, to be topped off by the oath-taking of Amy as senator. So help me God. Bless our country. Thank you very much, Mr. President. After the all the inauguration ceremonies in Ilocos Norte, they also had prepared a birthday celebration and a farewell celebration because sometimes we don't remember. My mother is leaving the 2nd District Congressional seat. So it was also a farewell to the province. Tapos dito sa Maynila, ganun din. Nag-celebrate sila doon sa Luneta. Pagkatapos noon, merong isang malaking dinner sa Grand Hyatt dito sa BGC kung sa lahat ng mga kaibigan, lahat ng mga kamag-anak ay nandun lahat at napakasaya at natutuwa kaming lahat na mapanood ng aking nanay na tuwan-tuwa at happy siya dun sa kanyang birthday. At lalong-lalo na dahil 90th birthday, hindi ako makapaniwala na 90th birthday. Hindi ako makapaniwala dahil kung titignan ko yung nanay ko, hindi talaga mukhang 90. At saka sa galaw niya, hindi talaga mukhang 90. I thank the Lord for giving me this life. Now that I have reached 90, galing sa aking puso, ako'y taos pusong nagpapasalamat. Kung wala kayo, walang tulong ninyo at pagmamahal ninyo, wala ako dito. Naghanda ang mga kaibigan, mga loyalista, ng isang birthday celebration sa Inares Sports Center. At napakaganda nung kanilang hinanda. At merong handog ng mga kanta, merong siyempre mga birthday greetings sa aking ina. At again, tuwang nakita ko, tuwan-tuwa siya. Eh, nagka-problema lang dahil yung ibang pagkain mukhang hindi yata naalagaan ng mabuti. Yung ibang kasamahan namin eh, tinamaan na nga, nasira yung mga tiyan nila. Kawawa naman eh, kaya tinakbo namin kaagad sa mga ospital. Andun naman, nakabantay lahat ng ating mga staff.
monitor nila yung pasyente natin. We will make sure that all of them will be taken care of and all of them will be attended to hanggat sila'y gumaling na. Priority ngayon na i-transport sa hospital natin as much as possible. Kung maubusan ang ambulansya, gumamit tayo ng sarili natin. Maraming salamat sa inyong lahat. Humihingi nga kami ng inyong paumanhin dahil sa pangyayari. Maraming salamat sa tuluyang ninyong suporta at pagmamahal, hindi lamang sa aking ina, kundi sa buong pamilyang Marcos. Maraming salamat ulit. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, like, and subscribe.